Alright mga amigos, tayo mga Pilipino, kilala tayo sa mundo ng boxing bilang paabante, pasugod, o kung tawagin natin minsan ay yung patay kung patay na estilo na paikipaglaban. Karamihan ng mga Pinoy boxing fans ay ayaw sa estilong hit and don't get hit, o yung tinatawag na sweet science a la Floyd Manny Mayweather. Pero sa mga nakaraang laban ng ating mga kababayan sa world title fights, ang estilong patay kung patay o yung paikipag-toe-to-toe ay palagi tayong inaalat pag humantong na sa kamay ng mga hurado ang scorecards. Tulad ng nangyari kay Mark Magnifico Magsayo kontra kay Ray Vargas, natalo siya by a split decision. At yung kanyang huling laban kontra kay Brandon Figueroa, natalo siya by a unanimous decision. Back-to-back losses din ang sinapit ni Jerwin Angkaha sa kamay naman po ni Fernando Martinez. At sinong nito, the Filipino Flash Donaire naman po ay natalo ng second round knockout kay the Monster Naoya Inoue nang mas pinili nitong maipagsabayan. Pero ang ating newly crowned WBA and IBF Unified World Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales, naka-upset nga po mga amigos by a split decision kahapon sa San Antonio, Texas kontra sa former Olympic bronze medalist at previously unbeaten na si Murojon Akhmadaliev. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon mga amigos ang ilang mga napansin kong pagbabago sa estilo ni Marlon the Nightmare Tapales para maisakatuparan ang upset. Kung babalikan po natin ang mga nakaraang laban ni Marlon Tapales mga amigos, mapapansin po natin na ang estilo nito ay tila hango sa estilo ng pambansang kamao Manny Pacquiao. Maging ang mga commentators sa laban ni Tapales dati na ikukumpara nga po ang estilo niya kay Manny Pacquiao. Yung side-to-side head movement, sneaky lip straight, yung patalon-talon at paamba-amba ni Manny Pacquiao, kuhang-kuha po yan ni Marlon Tapales. Pero sa naging laban ni Marlon Tapales kay Murojon Akhmadaliev kahapon mga amigos, kapansin-pansin, iba ang fighting style ni Marlon Tapales. Wala yung patalon-talon na parang Manny Pacquiao. Wala yung side-to-side head movement. Laser po ko si The Nightmare sa laban na parang Devin Haney at Shakur Stevenson ang kanyang tindigan. Kaya naman maging ang mga commentators ng The Zone, especially Sergio Mora, sinabi nitong hindi ito yung Marlon Tapales na napapanood ko. Mas humanga pa nga raw siya kay Marlon Tapales nang mapanood ito ng live kaysa sa mga highlight video na napanood niya. Sa unofficial scorecard nga po ni Chris Mannix mga amigo, sa unang anim na rounds, 4-2 ang score, lamang si Tapales. At kung bakit ganon ang nangyari mga amigos, may posibilidad po na maging ang team Murojon Akhmadaliev ay nalito po kay Marlon Tapales. Posibleng yung pinag-aralan nilang fight films ni Marlon Tapales, natural yung galawang Manny Pacquiao ang kanilang pinaghandaan. Yung Marlon Tapales na maikipag toe-to-toe, typical na Filipino fighters na suntok ng suntok at sugod ng sugod. Hindi yung ganitong klaseng Marlon Tapales na merong estilong mala Devin Haney at Shakur Stevenson. Hindi nagmamadaling makakuha ng knockout, kontento sa puntusan at kalmado, kinokontrol ang distansya. Sa aking sariling opinion mga amigos, isa po yan sa nanggulat kay Murojon Akhmadaliev, yung different approach ni Marlon Tapales sa laban. Kumbaga mga amigos, ang ine-expect na Marlon Tapales na makakalaban ni Murojon Akhmadaliev ay yung parang Manny Pacquiao yung galaw. At doon nga po medyo nahirapan agad mag-adjust itong si Murojon Akhmadaliev. At nung finally makapag-decide siya na kailangan palang sugudin ng sugudin itong si Marlon Tapales, tila huli na dahil nakapagpundar na ng kalamangan si Marlon Tapales. Kahit pa napanalunan ni Murojon Akhmadaliev yung ilang mga rounds sa second half ng laban, hindi na sumapat sa mata ng mga hurado para ibigay ang panalo sa kanya. So ano po ba naging lesson nitong naging estilo ni Marlon Tapales sa kanyang kapwa mga boksingerong Pilipino? Para sa akin po mga amigos, panahon na, oras na para maka-adapt sa sweet science of boxing na may motto na hit and don't get hit. Imagine po mga amigos, kakaumpisa pa lang pong arale ni Marlon Tapales yung ganitong estilo. Hindi pa niya master yan tulad nila Shakur Stevenson at Devin Haney at iba pa. Pero na-appreciate po agad ang mga hurado yung pag-control niya sa early rounds ng laban nila ni Murojon Akhmadaliev. Pwede naman po pala tayong manalo, unified world titles pa, nang hindi na gumagamit pa ng patay kung patay na estilo. Pero kung kayo po ang tatanungin mga amigo, ano po sa palagay nyo, panahon na ba para maka-adapt sa ganitong klaseng estilo ng boxing? Let me know your opinions mga amigos, comment lang sa ating comment section, alright? So hanggang dito na lamang po muna tayo, maraming salamat sa mga tumutok, hanggang sa muli, adios amigos. Walang preno, baby, babe. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabuno, takalaban, di ka